So what's up mga chong, here's your boy Brino Chill back at here again and welcome back to another vlog. And today's vlog mga chong is go muna tayo ngayon sa KTM Kainta para mag-inquire no ng bagong motor. Yes sir! Mag-inquire tayo ng bagong motor. Bibili tayo ng RC390. Yeah! Pera na lang ang kulang. Hindi mga chong, pupunta lang tayo dito sa KTM Kainta para mag-inquire lang no, para humingi ng update regarding dito sa mga bikes and prices nila dahil ito yung mga nire-request nyo mga chong. So eto na, pagbibigyan ko kayo. So bago natin simulan ang napaangas na vlog na to, huwag muna natin kalimutan na ipasok ang ating intro. So yun na nga no, nandito na tayo kaagad. Eto na oh, KTM Kainta. Tignan natin si Ma'am Divine dahil siya ang contact natin dito. J1000R. Nice. Duke 390. Ito yung bagong Ninja. Ninja 650. Nakakas ang kulay oh. Ano yan? Blue ba yan? Tawagin natin si Ma'am Divine. Kay Ma'am Divine boss. Hindi tayo papasok dun syempre. CF Moto 300SR versus 650. Ano ba to? Ninja 400 ba to? Hindi, 650 to. 650. Tangina, nakakangas na itong ano. Hi! Ma'am Divine, no? Pa-vlog ako, ma'am. Hi! Kamusta kayo, ma'am? Wala ang tao? Hindi ka naman busy? Hindi naman ako nakaka-istorbo? Okay, ikaw din mag-ano sa akin doon sa loob. Ah, sige. Wait lang. Patayin ko lang tong aking camera. Walang tao, guys. So, yun na ano. Nandito na ako sa KTM kaya itaas ang mga si Ma'am Divine. So, siya yung mag-assist sa atin para yun nga, ma-update tayo regarding dito sa mga prices and units ng KTM dito sa KTM Kainta. Okay. So, yun. Hi, Ma'am Divine. So, bali, ano, bago, gano'n ba kayo katagal dito sa Motorcycle City? Interview talaga. Interview talaga to, ma'am, syempre. Nag-start ako noong August 3, last year lang. 2020. Okay. Kamusta naman ang benta? De, charot. Okay naman. So, yan, kung natatandaan nyo si Ma'am Divine yung dilag, ano, yung dilag basa, yun siya yung dilag, yun na yun. So, yan. So, ma'am, ano ba yung mga units na available natin dito kay KTM Kainta? Ayan. So, ngayon kasi, nag-pick up tayo ng bagong delivery ni KTM. Wala pa tayong stock as of now ni Duke 200 tsaka ni RC200 yung 2020 latest model na. Mm-hmm. Yung black and, yung black and orange. Ngayon, ang dinideliver nila sa amin na latest is yung bago po natin, si Husqvarna. Sige, ma'am, puntaan natin. Available siya for cash and finance. Husqvarna. Saan to, ano ma'am? Saan to made? European bike siya. Same ni KTM. Ah, okay. Tignan natin mga chong. So, anong specs na ito ma'am? Hindi ko alam yung pinakang specs. Pero 200cc siya? 200cc lang siya. Sige. So, pwede mo siya sakyan mo ma'am. Okay lang. Ikaw, huwag sasakay. Hindi na. Ikaw, ah, sige ako na. Ikaw na lang. Sige na ako na lang. Oh, yan. Is Bart Pilin Husqvarna? Bart Pilin. Right pillar. 200cc. Ah, ayan. Ayan. So, medyo mataas siya mga chong. 200cc na. Anong bike naman? Cruiser? Naked? Naked. Naked siya. Naked. So, magkano yan? 175. Available siya for cash and financing. Cash and financing. Okay. So, pag mag-avail ng financing, ma'am, ano yung mga requirements or ano yung mga kailangan nilang? Pagka-employed, 2 valid ID, proof of billing, 1 month data space slip, COE with compensation, saka company ID. Okay. Pagka-business naman, same lang, 2 valid ID, business permit data, proof of billing,
proof income. Yeah. So yun mga chong. So if ever na gusto niyo magkaroon ng gantong bike, bagong-bago to sa merkado. If ever naman ma'am na, for example, bumili si customer ng gantong bike since na bago pa lang siya sa market. Ano naman, kamusta naman yung after sales na yung mga parts niya if ever? Pwede naman i-order mismo dito sa store namin. So meron din naman. Meron okay. Naman. Tsaka it comes naman sa service dito din naman. So, okay. Sa so dito pa lang ma'am merong gantong brand? Yes. So yun, one and only. Husqvarna. Nice. Bagong bago. So next natin ma'am si... Ito na muna tayo dito. Sa mga mabababa. Ano ba to? Display, display lang. Direct siya ng KTM. Sa ngayon kasi wala pa tayo. Wala pa siyang unit. Pero if ever magkano yung ganito? Oo, so nagpa-presyo siguro ng mga 200 plus. Ilang cc ba ito ma'am? Patrian, 350, 200,000. Mga dirt bike. Dirt bike, okay. So next natin to, Adventure 390. Pinaka-latest ng KTM, mga chong. Duke 390 Adventure. So magkano yung SRP na ito, ma'am? 309. Ah, okay. Available na din siya for cash and finance. Ano pong specs? hindi rin na-aware. TFT? TFT design, tapos Adventure 390. So kailan nilabas to ma'am si Adventure 390 sa Pilipinas? Last year lang siya in-announce sa amin kasi ngayon lang siya sa amin natin. Okay, sige ma'am, sakyan ko ha. Okay. So isa, mataas siya. Top line ko. Yan, Adventure bike. So sobrang relax ang riding position. Yan. So kung gusto nila mag-avail ng ganito ma'am, ano, same lang din ang requirements ang kailangan nila. Two valid IDs. Ayan, Adventure 390. Ito naman ma'am. Si Duke 390 natin, 2018 model pa lang siya. Ah, 2018. Oo, pero may palabas na tayo na 2020 model. 2020 model. So magkano ma'am yung ano? Magkano ulit yung presyo nito ma'am? 309. Then ito si Duke 390, magkano ang presyo? 2018 model natin is 289. Siya, nakapromo siya less 10k. Oh! 279 mo na lang siya mga ka-api. So, ito yung ano niya, panel niya. So, 5'9 ang height, di naman siya sobrang ano, tiptoe. Tapos, 390cc pero expressway legal. Same lang ma'am. Expressway legal. So, thank you Ayala. Maraming salamat. So yung mga chong, Duke 390, 270 pesos kapag kinash. 279 kapag kinash. Pag cash lang yon or kapag financing? Pag financing yun, may less than. Ah, less 10,000 din. Naka-promo pa din. So yun, hanggang kailan ng promo ma'am? Hindi pa sa amin sinasabi kung hanggang kailan, pero hanggang kailan. So yun mga chong, if ever kung gusto nyo mag-avail ng Duke 390, so hindi to yung ano ah, pinaka-latest na model nila. So, display ko na lang sa screen yung itsura ng latest model. Pero yun na nga. 289. Less 10,000. Same siya ni RC390. Same yung RC390 mga chong. Less 10,000. So, yan. Ito na. Ito na yung pinunta natin dito. Ilalabas ko na to. Wow! Tara. So, yan. Patandaan nyo mga chong. Nakasakay na ako dito. Ayun o. Yeah! Sports bike. So, sakto lang. Ba't ang baba? Piling ko ang baba niya. Pero ang seat height na ito is 820mm. So, si R15 is 815. So, mas mataas to. And yung upuan niya, mga chong, eh, no? Mas maganda. Kesa kay R15 kasi mas malapad yun eh. So, feeling ko mas relax ang OBR dito kesa kay R15 pagdating sa long ride. So, wala pa sila nung pinaka-latest na pero pwede na kayong mag-inquire, diba? If ever gusto nilang mag-view nung mismong RC200 or yung 390. Meron sa page. Motorcycle City, Cainta. So yan, Motorcycle City, Cainta mga chong. Okay. Kahit saan kayo, pwede nilang i-release to kahit saang lugar kayo mga chong. Tama ma'am? Dad. So ano pa yung mga di natin na ano? Ito si Duke, ano? Duke 390. Tapos na. Duke 200, dito yung bago ma'am eh, no? Old model na to eh, pero yan, di-display ko na lang sa screen yung itsura niya. Pero if ever ma'am, magkano ba si Duke 200? Yung bago. Yung bago so, pa. Latest natin, dual
Dual ABS. Si RC 200, ma'am. RC 200, ganun pa rin yung price na, 160. Pero dual ABS na po. Hindi siya dual ABS. Yun lang, mga chong. Nilinaw lang natin. Hindi dual ABS si RC 200. Pero si Duke 200 is dual ABS. Oh, sige, ma'am. Ano pa po? Tapos may mga available tayo dyan repo. Like Duke 200 pa rin mga old model. Nagre-range siya ng 95K. 95,000. 10K auto pa lang ata siya. Ah, sa mga repos. So, sa repos, meron din tayo available dun ng RC 200. Okay. 150K, 120K. So depende sa odometer yan, ma'am, no? 6K, 10K yung mga odo. Okay, so yan. So kung gusto nyong puntahan natin yung mga repos, comment nyo dyan. Next time puntahan natin. Yung mga reposes natin is cash basis pa rin. Cash basis. O hindi pa rin. Kasi ina-advise sa amin na pwede na i-finance. Okay. Once again, kung gusto nyo mag-inquire dito, pwede nyo i-message si Ma'am Divine Benviaje. So yan, yung Facebook niya. Ito, ayan o, nakikita nyo ba? Yan yung Facebook niya, mga chong. Message nyo siya. Sobrang accommodating ni Ma'am na hindi ko ina-expect na, di ba, welcome niya tayo ng ganito. Ay, ito pa pala, meron pa dito. Adventure, ano to? 1190. Adventure 1190, mga chong. Hindi ko alam yung pinaka-price niya, pero kasi ngayon dinidisplay siya, repos na siya. So yan. So kung gusto niyo mas mataas na ano, CC na adventure bike, ito. Adventure 1190. Tapos meron pa dito isa. Adventure 1050 naman. Repos din to, ma'am, no? Yes po. Yan. So wala rin po ang ideal sa price. Wala pa, okay. Ready to race. So yan, ma'am, ba may gusto po kayong i-add sa mga gusto pong mag-avail. Ano ba yung ano? Ano ba yung eto, ma'am? Ano ba yung magagarantee niyo sa mga customer natin ni Feber na mag-avail sila sa inyo? Ayun, kung gusto niyo mag-avail or mag-inquire, message niyo lang ako sa FB Messenger ko, Divine Benviaje. Tapos pwede ibigay ko sa kanya yung number ko para makapag-inquire. Textmate kayo, ma'am, no? Pwede kayong tumawag or mag-text sa kanya mag-inquire kung anong unit pa yung hanap niyo, madiba sa DTM. Meron kasi kami Yamaha, Kawasaki, Suzuki, CF Moto, Benelli and Royal Enfield. Kung may mga iba kayong hanap na unit, pwede nyo akong text or chat. Yes. Tapos, pag nag-avail naman kayo ng unit sa amin, syempre, i-explain naman dito kung ano yung mga kasama ng unit. Mm-hmm. Inclusion ng motor, magmula 400cc hanggang small bike. Yung mga free niya, yung mga freebies, inclusion ng motor. So yun, ma'am. Last na question lang po. Ano ba yung ano, magkano ba yung pinakamababang down payment na tinatanggap nyo? Pag sa mga installment? Sa, depende sa unit. Depende sa unit. For example, sa RC 200 po. Kay RC 200, pwede siya down payment hanggang 20K to 30K. Okay. Depende sa kliyente kung magkano yung gusto. Kasi iba mas gusto pa mas mataas para mas mababa yung magiging monthly. Yun. Yung iba naman kasi tinataasan yung down payment para pupunin na lang nila ng 1 year. Okay. O yung iba naman mababa yung down payment, pupunin nila ng 3 years. Ayan. Depende pa rin sa pero ano ba, in-house? Pwede 20. In-house ba ang KTM, ma'am? Si KTM under siya ni City Savings Bank siya ka-submission. Kaya pa tayo in-house. Okay, so submission lang tapos, talaga siya. Tapos available din, pwede din kayong mag-bank deal. Okay. Bank finance. Magbibigay lang kami ng formal quotation, tapos sila na yung magpapasa sa bank. Okay. How about sa RC 390, ma'am? Magkano ang down payment niya? Kay Duke 390, basta mga 390 50K pataas. Pero okay din siya sa 30K. If ever, ma'am, sa 3 years kukunin, magkano siya? Pag sa 50K. Sa 50K. Nagko-compute, nagka-compute na po dito. So parang hindi na kayo magtanong sa comment, di ba? Nandito na lahat. Pag kay ano, adventure, pag magda-down ka ng 60K. Adventure. Sa 1 year niya is 26,240. Per month, no? Okay. Sa 2 years niya is 16,240. Sa 3 years niya is 12,900. Tapos pag kay yung standard lang ni Duke 390 ABS, pwede ka mag-down ng 57. 1 year niya is 24,756. Sa 2 years niya is 14,575. Sa 3 years niya is 11,300. Yun. CRC 390. CRC 390 doon, same din. Pwede ka mag-down ng 50,000 to 59.
Sa 1 year niya is 25,191. Sa 2 years is 15,1. Sa 3 years is 11,700. So, yun mga chong. So, mga chong, malinaw naman, okay? So, if ever na gusto nyo mag-inquire, so, message nyo lang si Ma'am Divine if ever. So, yun na nga mga chong. Vlog turnover, I'm back! So, di na natin tatapusin yung vlog. So, maraming salamat sa panonood. If ever na may question kayo, comment nyo lang kung mayroon pa akong mga hindi nasabi or hindi natakal dito sa ating vlog. So, once again, mga chong, this is Brian O'Chill. Kasama ko si Ma'am Divine Biamjae. And we're out. Sara mo, ma'am. Sara mo. Yun!